Kumusta mga kabasketball? Ito ang iSportZone at magre-react lang tayo mga kabasketball sa napakagandang performance ng Gilas Pilipinas laban sa world number 5 sa FIBA ranking na Serbia. Natalo ang Pilipinas 83-76, kaya lang excited tayo mga kabasketball dahil kita nyo naman dikit. Nung nakaraang naglaban ang Pilipinas at ang Serbia sa World Cup, tinambakan tayo 126-67, kalahati lang pero kompleto sila ron. Nandun si Jokic, nandun si Bogdan Bogdanovic, si Gudric, si Nemanja Bjelica, Boban Marjanovic. Pero ngayon, laban sa napakabatang Gilas na koponan nito na hinawakan ni Coach Tab Baldwin ay maganda ang pinakita ng mga bata. Hindi nila pinaabot ng 100 points ang Serbia, pero para lang ilagay sa tamang perspective, wala ang karamihan sa mga starters ng Serbia. Siguro, akala nila ay okay-okay lang, kayang-kaya nilang Pilipinas, pero nagkamali sila. Napakaganda ng ginawa ng mga batang ito na kitang-kitang inspirado. Balansin-balansin ang pagkakabuo ng lineup ng Gilas Pilipinas. Pero para sa akin, ang pinaka-major factor kung bakit magandang performance ng ating Gilas Pilipinas ay dahil kay Coach Tab Baldwin. Pinatunayan na naman niya na kapag ang koponan ay sumusunod at may disiplinang ginagawa ang kanyang sistema both offensively and defensively ay malayo ang mararating ng Gilas. Ilang mga good points para sa Gilas. Unahin natin ang ating mga big men, Kai Soto, Ange Kwame. Ang ganda ng pinakita ng dalawang ito, Kai Soto 10 points, 5 rebounds, 2 assists. Habang ito naman si Ange Kwame 17 points, 7 rebounds, 3 block shots. Laban sa higanting si Boban Marjanovic na gumawa lang naman ng 25 points, 10 rebounds. Yung mga numerong yan ay nagagawa rin naman ni Boban sa NBA, kaya talagang not bad na yung ating mga batang big men. At special mention itong si Ange Kwame na talaga namang solid na makipagbanggaan at makipagpwestuhan dito kay Boban. Aba, hindi ako magtataka kung kahit papano ay ma-impress nito ang mga scouts sa NBA, hindi ba? May nabalitang ini-scoutan daw siya ng Milwaukee Bucks. Isa pang magandang punto para sa Gilas ay ang ating depensa. Nalimitahan natin. Sa 83 points lamang ang Serbia, lamang tayo sa steals. 12-4 sa pangunguna ni Belangel na nakakuha ng 3. At pati sa block shots, 4-1. 3 dyan ay galing kay Kwame. Siyempre, isa pang strength ng ating Gilas ay ang ating 3-point shooting. Parehas lang na siyam ang nagawa ng dalawang koponan. At ito ang pinaka-major point ko dito sa video na ito, ang pinaka-nakikita kong kulang, ewan ko kung mag-a-agree kayo dito, ay yung penetration na nagagawa dati ni Jason Castro kung makakakuha lang tayo ng kamukha niyang laruan na medyo mas matangkad ng kaunti para kayang pasukin ba at maka-lay up ng mabilis-bilis. Yun ang nakikita kong kulang dito sa ating Gilas Pilipinas dahil kadalasan ang bola ay laging nagpupunta sa dalawang gilid. Laging ang pasa ay nasa wings, hand off, papuntang kanan o kaya papuntang kaliwa. Pero wala tayong nagsaslash sa bandang gitna para butasin yung gitna kung sakaling mag-collapse ay pwedeng mag-kick out sa mga corners. May mga pagkakataon naman na napupunta ang bola sa gitna kaya lang papunta yun sa mga sentro at bibihi-bihirang nakaka-penetrate nga para makatira doon sa bandang shaded area o kahit man lang doon sa may box, mga medium range jumpers doon. Malaking bagay din yun para mabutas at makagawa ng espasyo para sa ating mga 3-point shooters. Pwede naman sigurong i-develop itong sila Abarientos at si Belangel. Kaya lang para sa akin, sana meron tayong isang medyo malaki-laking point guard na kasimbilis ni Jason Castro. Ang isang solusyon dyan na mabilisan mga kabasketball, syempre itong si Jordan Clarkson. Kaya lang dahil hindi pa nga siya kinoconsider na local player, kapag ginamit natin siya ay si Kwame mawawala naman sa lineup. Pwede siguro kung papasok si Jordan Clarkson, papalitan si Kwame ng isang Junmar Fajardo, ay palaban na yan. Ang isa pang nakikita kong kulang ng Pilipinas para makompleto ito, siguro kailangan din natin ng mga athletic na players gaya nila Kobe Paras na pwede mong bigyan ng mga alley-oop plays at kaya din namang sumagasa sa gitna at may tira din naman sa labas. Para kung sakaling nga makuha natin si Jordan Clarkson at siya ang ating slasher o pwedeng big guard, big point guard, ay meron siyang pagbibigyan ng mga athletic wing na kayang sumapo ng mga mabilisang alley-oop passes. Ayan mga kabasketball, yung dalawang yan, penetrating guards at saka athletic guards o wing players. Pero syempre, congratulations pa rin dito sa current batch ng ating Gilas Pilipinas. Napakatindi ng kanilang ginawa kanina. Pero anong masasabi nyo mga kabasketball sa ating mga nabanggit na punto? Pag-usapan yan sa comment section. Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is iSportZone.